You know I love story series. Babe, I'm pregnant. Kinakabahang sabi ko sa asawa ko. What? Sigaw niya. Ipinakita ko sa kanya ang pregnancy test na hawak ko at napasabunot na lang siya sa sarili niyang buhok na makita ang resulta. Ipalaglag mo ang bata. Cold na sabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang mga salitang ito galing sa bibig niya. What? Do you even hear yourself? Sigaw ko. I'm serious, Caroline. Ipalaglag mo ang bata. Why are you doing this? Hindi pa ako handang maging ama, okay? Kaya please, ipalaglag mo ang bata. Hindi ko kayang gawin yan, Cedric. I said. Susunod ka sa sasabihin ko o maghihiwalay tayo? Sigaw niya. Hindi ko kaya. Then fine. Maghiwalay na lang tayo. He was about to walk away but I held his hand. Cedric, mamili ka, Caroline. Ako o yung bata? Di ko kayang mamili. I love my husband and also I love my baby. Pero sinong pipiliin ko? Pareho silang importante sa akin but I have to choose one. Sige. Kung gusto mo talagang ipalaglag ko ang bata, then gagawin ko. Basta wag mo lang akong iwan, please. Iyak na sabi ko. Hindi niya ako pinansin at naglakad papalayo. Napahawak ako sa tiyan ko. What should I do? Susundin ko ba yung gusto ng asawa ko? Isang linggo na ang nakalipas simula nung malaman kong buntis ako at buo na ang desisyon ko. I'll keep the baby. Nakasakay ako ngayon sa sasakyan ko at papunta akong airport. Nagpaalam ako kay Sed na pupunta lang ako ng Amerika at doon na ako titira. Marami pang kailangan asikasuhin dito sa Sed kaya next year na lang siya susunod sa akin. I told him na pagdating ko ng Amerika ay doon ko na lang ipapalaglag ang bata. Pero hindi ganoon ang plano ko. Pupunta ako ng Amerika at aantayin ko munang mga anak ko tapos ibibigay ko sa orphanage ang anak ko. Mas mabuti na iyon kaysa ipalaglag ko, diba? By the way, my name is Caroline Garza Copper and my husband's name is Zadri Copper. Isa akong prosecutor at ang asawa ko naman ay isang engineer. Napabalik ako sa ulirat nang magsalita si Tristan, my boy best friend. We're here. I forgot to tell you, nakasama ko pala ang kaibigan ko at pati na rin si Savannah. Are you sure about this, Caroline? Savannah asked. Tumango ako. Bumuntong hininga muna ako bago lumabas ng sasakyan. You can do this, Caroline. Para rin naman ito sa ikakabuti ng anak mo. 1 year and few months had passed. Nakahiga ako ngayon sa higaan ko habang nakatingin sa ceiling. Ilang buwan na ang nakalipas simula noong mga anak ko at naibigay ko na rin ito sa orphanage. Hanggang ngayon ay para pa rin akong mababaliw dahil sa ginawa ko. Naaawa ako sa bata. Gusto ko siyang bawiin. Miss na miss ko na talaga ang anak ko. Ang sakit ng ulo ko dahil araw-araw at gabi-gabi kong iniisip ang anak ko. Halos di na nga ako makatulog ng maayos eh. Tapos kani-kanina lang ay nag-away pa talaga kami ni Cedric. Eh paano? Ayaw daw niyang sumunod dito kasi ayaw niya daw iwan ang trabaho niya. At ang mas masakit pa doon ay parati na siyang cold at palagi nang busy. Di naman siya ganito dati. Binuksan ko ang phone ko at chinat siya. Babe, tapos na ba ang work mo? Chat ka naman sa akin please. Miss na kita. Chat ko. After 30 minutes ay nagreply siya. Ewan ko sa'yo, Caroline. Ang arte mo. Nag-usap na tayo kaninang umaga, diba? Anong usap ba ang gusto mo? Di ko na malayang tumulo na pala ang mga luha ko. Sana lang talaga tama ang desisyon ko na mas pinili ko makasama sa Sed kaysa sa anak ko. Sana lang talaga. Di na lang ako nag-reply at napapikit na lang ako. Lagi naman siyang online pero bakit di niya ako kinakausap? Ano bang pinagagawa niya? What if? Buksan ko yung account niya. Titingnan ko lang naman kung sino yung mga kachat niya.
Nag-log out ako at nilogin ko iyong account niya sa Facebook and Messenger. At nagulat ako nang may mabasa akong chat galing sa isang babae. Diane Montes ang name ng babae. Binasa ko ang chats niya at mas lalo akong napaluha. Cedric is cheating on me. Kaya pala sobrang cold na niya sa akin. Kaya pala ayaw niyang sumunod dito. Kailangan kong bawiin ang anak ko. Wala akong pake kung makikipaghiwalay si Ced sa akin pag nalaman niya ang totoo. Basta mabawi ko lang ang anak ko. Basta mabawi ko lang si Drea. Kasalukuyan ako nasa loob ng sasakyan ko habang inaantay ang tauhan ko. Maya-maya ay pumasok na ang tauhan ko at umupo sa driver's seat. Ma'am Caroline, huwag po sana kayong magagalit sa sasabihin ko. Kinakabahang sabi niya. Hindi lang ako kumibo at naglagay lang ng lip gloss sa lips ko. Ma, may nag-adapt na raw ho kay Adriana. May nag-adapt na sa anak niyo. Nabitawan ko ang hawak ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ma, may nag-adapt na kay Drea? Are you sure? I asked. Sorry po. Di ko na napigilan ang mga luha ko kaya agad ko itong pinunasan. I opened my phone at tinignan ko ang picture ng anak ko. Nung nasa ospital pa lang kami. I missed you, anak. Sorry kung hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Sorry kung mas pinili kong makasama ang daddy mo kaysa sa'yo. Days, weeks, and even years had passed ay nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako sa Amerika at si Ced ay patuloy pa rin sa mga pinagagawa niya sa Pilipinas. 3 taon na akong niloloko ni Ced at heto naman ako pretending na wala akong alam. Every time nakausap ko siya ay nagpapanggap akong walang alam about sa relasyon nila ng Diana iyon. Akala ko ay maitatago ko pa ang galit ko sa kanila. But I was wrong. I've had enough. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas at ayusin yung problema namin ni Seth. At para hindi na rin makalapit sa kanya yung Diana iyon. Sumakay na ako sa sasakyan ko at tinawagan ko si Savannah. Last month pa talaga akong umuwi ng Pilipinas. Pero nagstay muna ako sa secret mansion ko para i-surprise ko si Seth. Pero mukhang ako ata ang nasorpresa. At alam na rin pala ni Savannah ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya at nag-promise naman siya na hindi niya ipagsasabi sa iba. Ilang taon na kaming magkaibigan ni Savannah, kaya siya lang ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ko. Hello? Saan ko nang sagutin ni Savannah ang tawag? Yes? Alam mo kung saan nakatira yung pamilya ng bruhang Diana yun, diba? I asked. Yeah, I'll send you the address. Pagkatapos kong marinig iyon, ay pinatay ko ang tawag at nag-apply ng lipstick sa labi ko. Nakapark ang sasakyan ko ngayon sa harap ng isang bahay. So dito pala nakatira si bruha? Bulong ko sa sarili. Maliit lang ang bahay at marumi ang paligid. Kasing dumi ng pagkatao ng Diana iyon. Halos mapatalon ako sa gulat nang may pumasok sa sasakyan ko. It was Savannah. Why took you so long? I said in a cold tone habang nakatingin pa rin sa bahay. Sorry, ayaw akong paalisan ng anak ko eh. She said, speaking of anak, nalaman ko na namatay yung mag-asawang nag-adapt sa anak ko. Kaya ibinalik siya sa orphanage. At pag naayos ko na lahat ng mga problema ko dito ay babawiin ko na ang anak ko. At hinding-hindi ko hahayaang kunin siya sa akin ng demonyo niyang ama. Caroline, tumingin ako kay Savannah nang magsalita siya. What? I asked. Wala ka bang planong kausapin yung parents ni Diane? Hindi ako kumibo. Bilisan mo na, maraming taong nakatingin sa atin, no? Dagdag niya pa. Tiningnan ko ang paligid ko at nakita ang mga tao na nakatingin nga sa amin. Tara na, I said. Are you sure? Alam ko na hindi ka sanay sa mga lugar na ganito. Yeah, anong lugar ba kasi to? Ang baho at ang rumi pa? Malditang sabi ko. Why don't you ask your husband? Pumatol siya sa babaeng taga rito, di ba? Kaya nga, mangangaliwa na nga lang, hindi pa naghahanap ng much better kaysa sa akin. I said at bumaba na ng sasakyan. Nang bumaba ako ay halos lahat ng mga tao ay nakatingin sa akin. Na parang nakakita sila ng isang model. Well, model naman talaga ako. Naglakad ako papunta sa bahay kung saan nakatira ang parents ni Diane at di ko man lang nilingon si Savannah. Habang naglalakad ako ay nakarinig ako ng mga bulungan. Ang gaganda nila? Kilala ko sila. Sikat sila na model sa Amerika, di ba?
Anong ginagawa nila dito? Hindi ko sila pinansin at di ko na malayang nakatapak pala ako ng putik. OMG! Nadumihan yung boots ko. Kakabili ko lang nito eh. Lumapit sa akin si Savannah at tinignan yung boots ko. Gosh, paano yan? Ang dumi na ng boots mo. Magsasalita na sana ako nang may isang matandang babae na lumabas sa bahay. Sino ho sila? Rinig kong sabi ng matanda. Tumingin ako dito at nakita ko ang kanyang mukha. Mukha siyang mabait. Maya-maya ay may sumunod sa kanyang isang lalaki at isang babae na mukhang mga teenagers pa yata. Kapatid siguro ng bruha. Ano pong kailangan nila? Tanong ng matanda. You're Diane's mother, right? Mataray na sabi ko. Ay, Englishera? Ano raw sabi niya? Rinig kong sabi ng isang lalaki at napakamot sa ulo niya. Si Ate Diane daw. Sinundo siya ng boyfriend niya kagabi, diba? Bulong ng isang babae. Ah, si Diane ba ang hanap mo? Sinundo siya ng boyfriend niya kagabi eh. Mahinahaw na sabi ng matanda. Nagtinginan lang kami ni Savannah. Pasok kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng kape. Pag-aaya ng matanda. I just rolled my eyes. Never mind. Babalik na lang ako next time. Sige na, iha. Kukwentuhan kita tungkol kay Diane. Pumasok na ang matanda sa bahay nila at sumunod na lang kami ni Savannah. Pagpasok namin ay pinaupo ako ng isang bata sa upuan. Kaibigan ka po ni Ate Diane? Tanong ng bata na sa tingin niya ay mga 10 years old na. Tumango lang ako at peking ngumiti. Maya-maya ay dumating na ang matanda at binigyan kami ng kape. Pagpasensyahan niyo na lang ang bahay namin ha. Di pa kasi ako nakakapaglinis eh. Well, the old lady said, okay lang po. Sagot ni Savannah. Kaibigan niyo ba ang anak ko? Tanong ng matanda. Hindi kami sumagot. Alam niyo, napakaswerte ko sa batang yan. Simula nung bata siya ay wala siyang ibang inisip kundi ang maiahon kami sa hirap. Proud na sabi ng matanda. Nagtinginan kami ni Savannah. Pati nga yung sweldo niya, binibigyan niya sa amin lahat eh. Minsan nga hindi na siya nagtitira ng para sa kanya. Pagpapatuloy niya, nanatili akong tahimik. Sobrang bait at matalino talaga yung si Diane. Ang swerte nga sa kanya ng nobyo niya eh. Dugtong pa niya. Nagkatinginan ulit kami ni Savannah. Tumagal pa ang pagkukwento ng matanda hanggang sa nagdesisyon kami ni Savannah na umalis na kasi. Pupunta pa kami sa mall kasi bibili ako ng bagong boots. Naglalakad kami ngayon sa loob ng mall. Pinag-uusapan namin yung about sa kinuwento ng mama ni Diane kanina. Hindi na namin sinabi sa kanila yung gusto naming sabihin kasi sa tingin ko ay di naman sila maniniwala. According to Bruja's mom, mabait naman pala itong si Diane. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid at siya lang ang nakatapos ng pag-aaral. Kaya siya na ang nagpapaaral sa mga kapatid niya. Matagal na rin patay ang tatay niya, kaya siya na lang ang nagtatrabaho para sa pamilya niya. And I even found out na lawyer din pala siya. Alam mo, kung hindi lang siguro siya naging kabit ng asawa ko, baka naging kaibigan ko pa itong babae na ito. Napatigil ako nang magsalita si Savannah. So, anong plano mo? She asked. Kukunin ko yung anak ko. At hahayaan si Sed na maging masaya kasama si Diane? Of course not. Gaganti rin ako. Not now, but soon. Another year had passed. Mommy, mommy! Halos mapatalon ako sa gulat nang tawagin ako ni Drea. Isang taon na ang nakalipas simula noong maghiwalay kami ni Sed. At simula noon, ay nag-decide ako na dito na lang sa Pilipinas tumira. Nabawi ko na rin ang anak ko. 4 years old na ngayon si Drea pero hanggang ngayon ay di pa rin alam ni Cedric na may anak kami. At wala rin naman akong planong sabihan sa kanya. What is it, baby? Tanong ko. Look, nag-draw ako ng family picture. Sabay ipinakita sa akin ang drawing niya. Ang galing niya talagang mag-drawing. Mana siya sa daddy niya. Nag-drawing siya ng malaking bahay at dalawa lang kami yung nandoon. Nakita kong nalungkot siya at umupo sa tabi ko. Mommy, may daddy po ba ako? Malungkot na tanong niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko pa sinasabi ang about sa daddy niya kaya lagi siyang nagtatanong. Pero di ko lang siya sinasagot. Niyakap niya ako kaya niyakap ko din siya pabalik. I just wanna know. Dugtong niya.
Of course, you have a daddy, pero nasa malayong lugar siya. Nasa malayong lugar siya kasama ang babae niya. You should take a bath na, baby. Baka malate ka sa school. Okay, mommy. Sabay kay sa forehead ko at tumakbo papunta sa bathroom. Ilang saglit pa ay nagring ang phone ko. Savannah is calling. Hello? Caroline, where are you? Paalis na, why? Bilisan mo, may bagong katrabaho tayo. She said. So? Hulaan mo kung sino. Sino nga? Attorney Diane Montes. Nabitawan ko ang phone ko. What does she want? So ibig sabihin, lagi na kaming magkikita sa trabaho? Hell no! Nasa loob ng isang milk tea shop malapit sa building kung saan ako nag-work. Kakatapos lang ng trabaho namin kaya dumiretso kami ni Savannah dito. Napansin kong tahimik lang si Savannah kaya kinausap ko siya. You okay? I asked. He's looking at me. I can feel it. Mahinang sabi niya. Tiningnan ko kung saan siya nakatingin at nakita ko ang ex-husband niya na nasa kabilang table at nakatingin sa amin. Si Felix ba? Gusto mo, tawagin ko yung ex-husband mo? Biro ko dito. Stop it, it's not funny. Napailing na lang ako at ininom yung milk tea ko. And by the way, he's still my husband kasi di pa kami nagdi-divorce. Malditang sabi niya. Okay, fine. Felix is still your husband. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at may pumasok na isang babae. It was Diane. Wala nang vacant na upuan pero meron pang dalawang vacant chair sa table namin ni Savannah. Kaya lumapit sa amin si Bruja. Hi. Mind if I sit here? She said and pointed a chair beside me. I just rolled my eyes. Ang plastic ng smile niya. Sure, sa'yo na yan. Savannah said and fake a smile. Tumingin muna sa akin si Diane. Thank you. Nakangiting sabi niya saka umupo. Nagatingin na lang kami ni Savannah. Wala pang isang minuto ay may pumasok ulit. Tinignan ko kung sino ito at nagtama ang paningin namin. Love! Sigaw ni Diane nang makita si Cedric. Lumapit sa kanya si Ced at niyakap siya. Heller, wife here? Umupo na si Ced sa tabi ni Savannah. Ang kapal ng lipstick mo, girl. Nakangising sabi ko kay Savannah. Nang magtama ang paningin namin ay kinindatan ko siya. At nagets niya naman agad yung gusto kong sabihin. Gaano ka kapal? Nakangising tanong niya. Kasing kapal ng mukha nung katabi ko. I whispered pero sapat na iyon para marinig ni Ced at Diane. Tumawa kami ni Savannah na parang wala lang sila sa tabi namin. Hindi lang sila umimik na parang wala lang silang narinig. Ah, Caroline? Ah, nagpaplano na kasi kami magpakasal ni Ced. Hindi ko na pinatuloy si Diane sa sasabihin niya at inunahan ko na siya. Eh di magpakasal kayo. Alam mo naman nakasal pa kayo ni Cedric kaya di pa kami pwedeng magpakasal, di ba? So, what are you trying to say? Mataray na sabi ko. Next time na lang ulit natin pag-usapan yan. Let's just enjoy our meal. Cedric said without looking at me. Kahit anong gawin niyo ay di ako papayag na maikasal kayong dalawa. Nakaupo ako ngayon sa couch at kaharap ko ang kuya ko. What do you need? Walang ganang saad ko. Her? Sabay lapag ng picture sa table. Picture iyon ng isang babae. Caroline? Anong kailangan mo sa kanya? I asked. Alam mo na matagal na akong may gusto sa asawa mo, diba? Nakangising sabi niya. So, what are you trying to say? Gawin mo ang lahat para mapasakin siya. Do you even hear yourself? I shouted. I'm not joking, Cedric. Bakit ko naman gagawin yun? Tanong ko. Ngumisa siya. Ampon ka, diba? Saad niya. Hindi ko na siya pinatuloy dahil alam ko din naman ang susunod na sasabihin niya. Sige, tutulungan kitang mapalapit kay Caroline. Ngumisa lang siya ulit. Good. Siguraduhin mo lang, Cedric, kung gusto mo pang maging parte ng pamilyang to. Hindi ko na siya pinansin at tinignan ko ulit ang picture ni Caroline. I'm sorry, I have to do this. Nandito ako sa loob ng fancy restaurant. Kakatapos lang ng work ko at busy pa si Savannah kaya mag-isa lang akong nag-dinner.
After kong kumain ay binuksan ko yung bag ko para kumuha na ng pambayad, pero doon ko naalala na naiwan ko pala yung wallet ko. Gosh, I left my wallet. Bulong ko sa sarili. Paano na ako makakapagbayad nito? Tinawag ko ang waiter para tanungin kung ilan ang babayaran ko. Pero nagulat ako sa sinabi niya, "May nagbayad na po para sa inyo." The waiter said, "Ah, sino daw?" "Eh, wala naman akong kasama." Di lang siya sumagot at umalis na sa harapan ko. "Sino kaya ang nagbayad?" Maya-maya ay may isang gwapong lalaki na lumapit sa akin at naglagay ng isang basong tubig sa harapan ko. At agad naman siyang bumalik sa table niya. Tiningnan ko kung sino ang naglagay nito. At nakita ko ang isang gwapong lalaki na nakatingin lang sa phone niya at hindi man lang tumitingin sa akin. Tiningnan ko ang tubig na inilagay niya sa table ko at nakita ko ang isang sticky note na nakadikit. "I know you left your wallet, kaya ako na lang nagbayad para sa iyo." Basa ko dito. Ibinalik ko ulit ang tingin ko sa lalaki pero nakatingin pa rin siya sa phone niya. Inayos ko muna ang aking sarili at lumapit sa kanya. Ikaw yung nagbayad para sa akin?" I asked. "Maayos naman siguro yung pagkakasulat ko doon sa sticky note, diba?" Malditong sabi niya habang nakatingin pa rin sa phone niya. Gwapo nga, masungit naman. Thank you. "Next time kasi naaalis ka, check mo muna kung kumpleto yung gamit mo," he said. Hindi ako kumibo. "By the way, I'm Caroline." Sabay abot ng kamay ko. Tumingin lang siya sa kamay ko at nakipag-shake hands. "I'm Kaden." "Kaden, OMG. Bagay sa kanya yung name niya. Are you busy?" he asked. "Hindi naman, pero kailangan ko nang umuwi kasi di nakakatulog yung anak ko pag wala ako sa tabi niya." Kumunot ang noon niya. "You have a child?" he asked. "Yeah, hindi ba halata?" Umiling siya. "So ibig sabihin, may asawa ka na?" Tanong niya ulit. "Meron, pero 1 year na kaming hiwalay." He just nodded. "Anyways, may pupuntahan lang sana ako. Wanna come?" "Oh, sure. Pero hanggang 9 p.m. lang ako, ha?" sagot ko. Nandito kami ngayon sa rooftop ng isang building habang nakatingin sa buong city. Ang ganda ng view dito at maraming ilaw sa buong city. Actually, building pala ito ni Kaden. CEO siya sa isang company and I even found out na yung company na pagmamay-ari niya ay kakompetensya pala ng company ng parents ng ex-husband ko. Ng husband ko. "Why are you so quiet?" Kaden asked. "Nothing. It's just, bago lang tayo nagkakakilala pero komportable na agad ako sa'yo." Tumingin siya sa akin at umupo sa tabi ko. "Same," he answered. Natahimik ulit kami. "Naikwento mo sa akin kanina na naghiwalay kayo ng husband mo a year ago. Pero di pa rin kayo nagdi-divorce, am I right?" "I knew that. Do you still love him?" he asked. "I never stop loving him." Natahimik ulit siya. "Ikaw ba? Do you still love your ex-girlfriend?" I asked. "Of course not. Manloloko siya. She betrayed me." Kaden answered. "Pareho pala tayo, no? Pareho tayong niloko." Natawa kaming dalawa. Tumagal pa ang kwentuhan namin hanggang sa mag-alas 9 na, kaya I decided na umuwi na lang. "Uwi na ako, ha? May work pa ako bukas." Pagpapaalam ko sa kanya. "Hatid na kita. I have my car. Samahan na kita," he said and held my hand. Para akong naniga sa aking kinatatayuan nang hawakan niya ang kamay ko. Ang lambot ng kamay niya, be. Naglakad na kami palabas ng building at saktong paglabas namin ay nakita ko ang sasakyan ko na flat ang 4 na gulong at basag pa ang bintana. "What the? I just bought this car last month," sigaw ko. "It's okay, ihahatid na lang kita." "No thanks, magpapasundo na lang ako sa driver namin." "Huwag na, ihahatid na lang kita." Sabay binuksan ang pinto ng black sports car niya. "Are you sure?" I asked. He nodded. Papasok na sana ako sa car niya nang may pumigil sa akin at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ito. "Cedric?" "Ako na maghahatid sa kanya," said in a cold tone.
Do you know him? Tanong sa akin ni Kade. Ago pa man ako makasagot ay inunahan na agad ako ni Zed. Caroline is my wife. Hindi nakakibo si Kade. Umalis ka na lang, Cedric. I don't need you. Sabi ko kay Zed. No, sasama ka sa akin. Narinig mo naman siguro siya, di ba? She said that she doesn't need you, kaya umalis ka na. Galit na sabi ni Kaden at itinago ako sa likuran niya. Nagtinginan sila ng masama at hindi nagkikibuan. Get in the car, Caroline. Utos sa akin ni Kaden at sinunod ko naman. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Kaden at nag-drive papunta sa bahay ko. And Cedric was left there. Sa buong biyahe ay tahimik lang kami. Nang makarating kami sa bahay ay bumaba na si Kaden sa sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Salamat. Bago ako pumasok ng gate ay tinawag niya ako ulit. Caroline, I look back. Yes? I asked. Kinindatan niya ako. Next time ulit, he answered. Sure, I said. He just smiled. Damn, those dimples. I'll go, he said. Sure, ingat ka. Sumakay na siya sa sasakyan niya at nag-drive paalis. Napasandig na lang ako sa gate. Ba't ang gwapo ni Kaden? Medyo suplado nga lang. Halos mapatalon ako sa gulat nang may marinig ako nagsalita. You're late. Lumingon ako sa kung saan ang galing yung boses na iyon at nakita ko si Drea na nakatayo sa may pinto at naka-cross arms. Drea? Binuksan niya ang gate kaya pumasok na ako. Sino yung naghatid sa'yo kanina? And where's your car? She asked. That's just Drea being Drea. Ganyan talaga yan siya. Sobrang strict. Parang siya na nga yung naging nanay ko eh. Super strict talaga ng baby ko. He's just my friend, I answered. He? So, boy yung naghatid sa'yo? Hindi ako makasagot. What's his name? Tanong niya ulit. Did you eat your dinner na? Pag-iiba ko ng topic. You're changing the topic. Drea, he's just my friend, okay? Tara na sa loob. You need to get some rest. I held her right hand at pumasok na sa bahay. Umakyat na kami sa kwarto niya at pinahiga ko na siya sa bed niya. Mommy? Hmm? Nag-uusap po ba kayo ni Daddy? She asked. Here we go again. Yes, pero minsan lang siya tumatawag kasi busy siya sa work niya. Pagsisinungaling ko. Bakit di niya ako kinakausap? Hindi niya ba ako love? Your daddy loves you so much. Pero minsan lang talaga siya tumatawag kasi busy siya. Then, aantayin ko yung tawag niya. Gabi na, you should go to sleep. No, mommy. I want to talk to my daddy. Adriana, go to sleep. I don't wanna go to sleep. Napailing na lang ako. Lumabas na lang ako ng kwarto niya at pumasok sa kwarto ko. Humiga ako sa kama ko at binuksan ang phone ko. Binuksan ko ang notification ko sa IG. Mga fans ko yun na nagla-like ng pictures ko pero napatayo ako nang makabasa ako ng isang pamilyar na name. Kasalukuyan akong nasa loob ng CR at naglalagay ako ng lipstick sa lips ko. After kong mag-ayos ng sarili ko ay lumabas na ako ng CR at laking gulat ko nang makita ko ang ex-husband ko na nakasandig sa wall at nakapamulsa. Nang makita niya ako ay lumapit siya sa akin. Savannah, I need to talk to you, he said. About what? If it is about work, you have 30 minutes. If it isn't about work, then I'll go now. I heard na nililigawan ka na daw ni Axel, he said. So, anong paki mo? I care because I still love you. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Umalis ka na, Felix. Masaya na ako kahit wala ka. Sabay alis sa harapan niya. Kasalukuyan ako nasa grocery store kasama si Drea. Kausap ko si Savannah sa phone kaya hinahayaan ko lang si Drea na maglakad-lakad. I still love him. Pero nagdadalawang isip pa rin ako kung patatawarin ko ba siya o hindi. Rinig kong sabi ni Savannah sa kabilang linya. She was talking about her ex-husband. Nagkita daw sila kanina at sunod daw ng sunod si Felix kahit saan siya magpunta. Ewan ko sa'yo. Mamaya na tayo mag-usap. Busy ako. I said sabay patay ng tawa. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa at hindi ko nilingon sa Drea. Oh, ang cute ng baby. Anong name niya?
Rinig kong sabi ni Drea. Sinong kausap niya? Her name is Kyla. Rinig kong boses ng isang babae. Wait, that voice is so familiar. Lumingon ako at nakita ko kung sino ito. It was Diane. May hawak siyang baby at nilalaroan ito ni Drea. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Maya-maya ay may dumating na lalaki. Cedric? My gosh, hindi niya pwedeng makita si Drea. Hindi niya pwedeng malaman na may anak kami. Hey love, ito na yung milk ni baby. Hindi na niya natuloy ang sasabihin niya nang magtama ang paningin namin. Mommy, Luko, ang cute ni baby Kyla. Drea said and look at me. Kumunot ang noon ni Cedric. Anak mo siya? Tanong sa akin ni Sed, sabay turo kay Drea. Hindi ako makakibo. No, Sed. Anak natin siya. Tumingin sa kanya si Drea. Kilala mo po si mommy? She asked. Cedric looked at Drea. Before pa man makapagsalita si Cedric ay hinila ko na si Drea papalayo sa kanila. Pero hinabol ako ni Sed. Nang maabutan kami ni Sed ay hinila niya ako papalapit sa kanya. What do you want? I shouted. That little girl? She's our daughter, right? Sabay tingin kay Drea. It's none of your business. Nilapit niya ang katawan ko sa katawan niya at ramdam na ramdam ko na ang hiningan niya. Anak ba natin siya? He whispered. Hindi ako kumibo. Answer my question or I'll kiss you in front of that little girl. Bulong niya sa tenga ko. Tumayo ang mga balahibo ko kasi nakakatakot yung boses niya. Anak ko ba siya? Tanong niya ulit. What should I say? Hindi ko naman pwedeng sabihin na anak niya si Drea. Anak ko ba siya? No, she's not. Sabay tulak sa kanya papalayo at hinila ko si Drea at naglakad palabas ng grocery store. Hindi ako papayag na malaman niya na may anak kami. Natatakot ako na baka kunin niya sa akin si Drea. Hindi ko kakayaning mawalay ulit sa akin ang anak ko. A week had passed. Kasalukuyan akong nasa loob ng isang milk tea shop. Nababadrip na naman ako kasi katabi ko na naman si Bruha. Ewan ko ba. Lapit siya ng lapit sa akin at gusto niya pang magipagkaibigan. Ang kapal, no? Nakalimutan niya ata iyong kasalanan niya sa akin. Caroline, you want? I heard na favorite mo daw yung fries. Diane said at inalok ako ng fries but I just rolled my eyes. Ayokong kumain ng fries niya. Baka may germs. By the way, may party na magaganap sa mansion mamaya. At invited ka daw, sabi ni James. Rinig kong sabi ni Zed. James is my brother-in-law pero hindi kami close kaya bakit niya naman ako iimbitahin sa party niya? Baka may pinaplana siya. Who cares? Malditang sabi ko. Caroline, pwede bang ayusin mo yung ugali mo? Yan ang pinakaayoko sa iyo eh. Ines na saad ni Zed. Inirapan ko siya. Who cares? Pang-iinis ko dito. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao niya. Gigil na yan. Love, may damit ka na ba para mamaya? Tanong ni Zed kay Diane. Meron na, binilhan mo na ako ng dress last month, diba? Ayun ang susuotin mo? Tumango si Diane. No, bibili tayo ulit mamaya. Sabi ni Zed. No, it's okay. Marami pa naman akong damit eh. Diane said. I need to buy you a new dress. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao pag ayun ang sinuot mo? Girlfriend ka ng isang billionaire tapos paulit-ulit yung damit mo? Nakaramdam ako ng paninikip ng aking dibdib. Sinasabi niya talaga iyan sa harap ko. Parang ipinagmamalaki niya na girlfriend niya itong Diana ito. Bakit ganun siya? Nung kami palang dati ay hindi siya interesado sa mga ganyan. Every time na nag-a-attend kami ng mga parties ay wala lang siyang pakialam kung ano ang magiging itsura ko. Tapos, lagi niya pa akong sinasabihan na ang arte ko daw. Pero bakit pagdating kay Diane, parang gusto niya na magmukhang prinsesa yung pulubi na iyan. Nagtama ang paningin namin ni Cedric, kaya umiwas ako ng tingin. Ilang saglit pa ay may pumasok sa milk tea shop at halos lahat ay napatingin sa pumasok. May gwapong lalaki na pumasok sa milk tea shop. Matangkad ito, maputi. Perfect ang mukha at mukhang mayaman ito. Nandito ako ngayon sa loob ng sasakyan. Alas 8 daw magsisimula ang party kaya pumunta agad ako dito sa mansyon nila Cedric. Nakasuot lang ako ng black dress, black high heels at naglagay na din ako ng light makeup. Pinagbuksan ako ng driver ko ng pinto at lumabas na rin ako. Tumingin ako sa mansyon.
Ngayon lang ulit ako nakapunta rito. Bulong ko sa sarili. Aalis na po ako, ma'am. Wala na po ba kayong kailangan? My driver asked. Sige, pakisabi na lang kay Manang na patulugin na si Drea. Utos ko dito at tumango naman siya. Bumuntong hininga muna ako bago pumasok sa mansyon. Pagpasok ko pa lang ay tumingin sa akin lahat ng mga tao at nakarinig pa ako ng mga bulungan. Nilibot ko ang paningin ko at hinanap si Sed pero di ko siya nakita. You came. Rinig kong sabi ng isang lalaki. Lumingon ako at nakita ko si James na may hawak na bouquet of red roses. Meet my brother-in-law, James Copper. Siya ang CEO ng company ng parents nila. Mas matanda lang siya sa akin ng isang taon kaya hindi ko siya tinatawag na kuya kasi hindi ako sanay. Gwapo naman siya kaso masama ang ugali kaya hindi kami close. Cedric told me na favorite mo daw yung red roses kaya binilhan kita nito. James said sabay abot sa akin ng flowers. Salamat. Awkward na sabi ko. Kukuha lang ako ng wine ha. He said at tumango lang ako. Wala pa isang minuto ay tumunog ang phone ko. From unknown number. Sino na naman ito? Magkita tayo sa labas. Basa ko sa text niya. Inuutusan mo ko? Charot. Sige na nga, lalabas na nga. Lumabas ako ng mansyon pero wala naman akong tao nakikita dito kahit isa. Nagulat ako nang may lalaking nakaitim ang lumapit sa akin at may parang inespray sa ilong ko kaya nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na sasakyan. Nilibot ko ang paningin ko at may nakita akong isang nakaitim na lalaki na nagda-drive ng sasakyan. Sino yung lalaki kanina? He kidnapped me? Dali-dali kong kinuha ang phone ko sa bulsa ko at may tinawagan ako. Eh, hello? Rinig kong sabi ng nasa kabilang linya. Tumawag ka ng pulis, please? Nakidnap ako. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang lumingon sa akin ang lalaki na nakaitim at kinuha niya ang phone ko. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ano pa? E di humihingi ng tulong. Sigaw ko pabalik. Sa tingin mo, may tutulong sa'yo? Ihihingi ba ako ng tulong kung alam kong wala rin namang tutulong sa'kin? Malditang sabi ko. Ayos-ayusin mo yung ugali mo kung ayaw mong masaktan. Galit na sigaw ng lalaki saka bumalik sa pagmamaneho. Ano bang kailangan niyo sa'kin? Pera? Magkano bang kailangan mo? Sigaw ko. Wala akong kailangan sa'yo, pero yung boss ko meron. Sagot niya. Ano? Sinong boss ang tinutukoy niya? Tumingin ako sa labas. Puro mga puno at walang bahay na makikita sa dinadaanan namin. Anong lugar kaya to? Sa totoo lang ay kinakabahan ako. Paano na ako makakatakas nito? Pakawalan mo ko. Sigaw ko nang buhatin ako ng lalaki papunta sa isang abandonadong building. Tumahimik ka, ang ingay mo. Let me go. Help! Help! Nang makapasok kami sa building ay itinali ako ng lalaki sa isang upuan. Habang ako ay sigaw pa rin ang sigaw. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan. Boss, nandito na po kami sa building. Nagawa ko na po ang pinapagawa niyo. Proud na sabi ng lalaki. Sige po boss, aantayin ka namin dito. Dagdag niya at pinatay ang tawag. Nagulat ako nang may biglang sumuntok sa lalaki kaya natumba ito at nawala ng malay. Tumingin sa akin ang lalaking nagligtas sa akin at na-recognize ko agad kung sino ito. Lumapit ito sa akin at pinakawalan ako. Nagtama ang paningin namin at agad naman siyang ngumiti. You save me? Bulong ko. Kaden remained silent. How did you know na nandito ako? I asked. Tinawagan mo ako kanina, di ba? Ang sabi mo na kidnap ka, kaya I track your phone's location, kaya nahanap kita. He replied, niyakap ko siya. Thank you. Unti-unti niya rin akong niyakap pabalik. Let's go home. You should get some rest. He said. Tumango lang ako at kinuha ko ang phone ko sa bulsa ng lalaking kumidnap sa akin. Kaden held my hand at naglakad kami papunta sa sasakyan niya. Sumakay na kami at nag-drive na siya papunta sa bahay. Sa buong biyahe ay tahimik lang kami. Nakatingin lang ako sa labas habang iniisip kung sino iyong nag-uto sa lalaki na kidnapin ako. Nagulat ako nang mag-ring ang phone ko.
Cedric is calling. Agad ko naman itong sinagot. What? Tanong ko. Caroline, where are you? Bigla ka na lang nawala sa party kanina. Nag-aalala na ako sa'yo. Tama ba ang narinig ko? Nag-aalala siya para sa'kin? May emergency lang sa bahay kaya umuwi na lang ako. Pagsisinungaling ko, bigla siyang natahimik. Caroline, about dun sa batang nakita ko nakasama mo sa grocery store. Napalunok ako. He was talking about Drea. I just wanna know kung adopted ba siya? Kasi 1 year pa lang tayong hiwalay tapos. Malaki na yung bata, so paano nangyari na anak mo siya? Unless, itinago mo siya nung tayo pa lang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang talino niya talaga. Alam na alam niya kahit di ko pa sinasabi. Cedric is the kind of person na hindi mo talaga mauuto. Kahit anong tago mo pa ng sekreto ay malalaman niya talaga yan balang araw. Sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunya. Wala ako sumud para pag-usapan niyan, Cedric. Caroline, please, tell me the truth. Ipinalaglag mo ba talaga yung bata nung pumunta ka sa Amerika? Ano ba, Cedric? Huwag na nga nating pag-usapan yan. Sabay off ng phone ko. Who was that? Caden asked without looking at me. Cedric, ano daw sabi? Ewan ko. Wala akong ganang makipag-usap. Bahala siya sa buhay niya. Caden chuckled. Init ng ulo ah, he said. Matutulog na lang ako. Okay, tight. Caden spoof. I'm here inside my office habang nagre-ready para sa meeting. Sir, 15 minutos na lang daw bago mag-start ang meeting. My secretary said. Sure. Walang ganang sabi ko at lumabas na siya sa office ko. I opened my phone at pinakinggan yung voice message that Drea sent me. Good luck with your meeting, Daddy. Drea loves you. Napangiti ako habang pinakikinggan iyon. Mabait at sweet na bata si Drea. Sana nga ako na lang talaga ang totoong daddy niya eh. I felt bad kasi gustong-gusto niya talagang samahan ko siya sa program nila sa school mamaya. Kaso importante talaga yung meeting ko eh. Tumingin ako sa picture ni Drea na sinend niya sa akin kanina. Maya-maya ay pumasok ang secretary ko. Sir, magsa-start na daw ang meet. Sabihan mo sila na di na ako a-attend. I said in a cold tone. Bakit po, sir? My secretary asked. May importante akong pupuntahan. Sabay naglakad palabas ng office. Bahala na yung meeting na iyon. Sasamahan ko si Drea sa school. Nandito ako ngayon sa labas ng playroom ni Drea. Pagpasok ko pa lang ay nakita ko si Drea na naglalaro ng dolls at hindi niya man lang napansin na nandito ako. Akala ko ba pupunta tayo ng school? Pagpaparinig ko kaya lumingon siya sa akin. Nang makita niya ako ay ngumiti siya. Daddy! Sabay takbo papunta sa akin at niyakap ako. Akala ko po may meeting ka pa. Mas gusto kong samahan ng baby ko sa school kaysa umattend ng meeting. I replied. She smiled. Okay po. Bihis lang po ako. Sure. Madaling araw na pero di pa rin ako nakakatulog. I don't know why pero gusto kong tumakas. Ilang beses ko naman talagang sinubukang tumakas sa mansyon na ito. Pero sobrang stricto ang mga guards na nagbabantay sa buong bahay. Kaya di ko talaga alam kung paano ako makakalabas. Kinuha ko na lang ang phone ko at sinilip ko ang kwarto ni Drea. Pero mahimbing na ang tulog niya, kaya ginising ko siya. Baby, wake up. Aalis na tayo dito. Wala pang isang minuto ay nagising na siya. Nang makita niya ako ay umupo siya sa higaan niya at tinulak ako papalayo. Go away. Umalis ka kung gusto mo. I really hate you, mommy. I wish na hindi na lang ikaw ang mommy ko. She shouted. Nanlambot ang tuhod ko dahil sa aking narinig. Ang sakit makarinig ng mga salitang iyon, lalo na kung galing iyon sa sarili mong anak. Tumingin ako sa taas para pigilan ang mga luha ko. Is that what you want? You want me to leave? Yes, and don't you ever come back. Sigaw niya ulit. Lumabas na lang ako sa kwarto niya at sumandig na lang ako sa pinto. Sa sobrang sakit na ang nararamdaman ko, ay nahihirapan na akong huminga. Kaya mo pa ba, Caroline? Hindi ko alam pero dinala ako ng mga paa ako sa labas ng mansyon at nagulat ako sa aking nadatnan. Nakabukas ang gate.
tulog ang mga guards. Chance ko na ito para makaalis ako sa bahay na ito. Pero paano si Drea? Di naman pwedeng iiwan ko siya dito, diba? Ah, bahala na. Aalis na ako. Alam ko naman na aalagaan siya ng maayos ni Sede. Dahan-dahan akong tumakbo palabas ng gate. Finally, I'm free. Nang makalabas ako ay tumakbo ako papalayo sa mansyon at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya di ko na malaya na may papalapit palang sasakyan. Dahil sa sobrang kaba ay nawalan ako ng malay. Nagising ako sa hindi pamilyar na kwarto. Nilibot ko ang paningin ko at nakakita ako ng isang lalaki. Walang emosyon ang mukha nito at nakasandig lang sa wall. Wait, I know this guy. It's Felix, Savannah's ex-husband. What happened? Bigla ka nalang sumulpot sa daan kanina. Kaya muntik na kita ang masagasaan. Saan niya? Nasaan ako? Nasaan ka ba sa tingin mo? Malditong sabi niya at iniabot sa akin ang isang tray na puno ng pagkain. Here, kumain ka muna. He said without looking at me. Tinitigan ko lang siya na ngayon ay inaayos yung pagkain ko. Teka lang, ano palang ginagawa mo sa labas kanina? Alauna pa lang ng madaling araw ah. Nagtataka ang tanong ko. May binisita lang. Aalis na kasi ako next month. Ha? San ka pupunta? Sa London. Doon na kami titira ni Janela. What? Akala ko ba gusto mong makabawi kay Savannah? Eh bakit ka aalis? Lower your voice, Caroline. Baka magising si Ella. Tinignan ko ang tabi ko at nakakita ako ng isang bata. Ba't di ko napansin na katabi ko pala sa Ella? Ibinalik ko ang tingin ko kay Felix. What now, Felix? Sigurado na ako sa desisyon ko. Pupunta ako ng London. Ayaw din naman akong bigyan ni Savannah ng another chance eh. Siya pa nga yung nagsabi sa akin na umalis na daw ako at huwag nang magpakita ulit sa kanya. At susundin mo rin? Kung ayan ang magpapasaya sa kanya. Kailan ba ang flight mo papuntang London? Next month? Mga 5 minutes pa bago ako makapagsalita ulit. Pwede ba akong sumama? Tanong ko. Kumunot ang noon niya. Seriously? Mukha ba akong nagloloko? Bahala ka sa buhay mo. A month had passed. Tita Caroline, bilisan mo na daw sabi ni Daddy. 7 a.m. daw yung flight natin. Rinig ko ang sabi ni Ella. Sure. Tapos na din naman ako mag-ayos ng sarili ko eh. I said. Tumingin ako sa sarili ko sa salamin. Ngayon na ang alis namin papuntang London. I decided na dun muna magstay hanggang sa makalimutan ko ang mga nangyari dito. Hahayaan ko na lang sa Drea na doon muna kinased. Pero kukunin ko rin siya once na okay na ang lahat. Once na matuto na akong mahalin ang sarili ko, kinuha ko ang phone ko at tinawagan ko si Savannah. I need to tell her na aalis kami ngayon na Felix. I know that my best friend still loves her husband. Pero di niya lang talaga kayang mapatawad si Felix dahil sa ginawa nito sa kanya dati. Hello? Sambit ni Savannah. Girl, paalis kami ngayon na Felix. Papunta kami ng London. So? Seriously? Pupunta kami ng London at hindi na siya babalik dito. Hindi na kayo magkikita ulit. Mahal mo pa siya, diba? So ano pang inaantay mo? Makipag-ayos ka na sa kanya. What? Teka lang. Nasaan kayo? I need to talk to him. Napangiti ako. Finally, magkakaayos na rin sila ng asawa niya. Nandito na kami ngayon sa airport pero wala pa rin si Savannah. Nasaan na ba iyong babaeng iyon? Tara na, baka maiwan tayo ng eroplano. Felix said, mauna ka na. Sagot ko, are you out of your mind? Sasagot pa sana ako nang makarinig kami ng boses. Felix! Napalingon kami sa sumigaw at nakita namin si Savannah. What are you doing here? Felix asked. Di ba ako dapat ang magtatanong sa'yo niyan? Bakit ka nandito? Iiwan mo ko? Iiwan mo kami ng anak natin? Ikaw na rin ang nagsabi na ayaw mo na ako makita, di ba? I changed my mind. Natahimik kami hanggang sa magsalita ulit si Savannah. I love you, Felix. I love you so much. Sabay yakap kay Felix at niyakap rin siya nito pabalik. And that's it.
Pumunta kami ng London at doon na kami tumira. I'm happy now. Pero babalik ako para sa anak ko.